Yo, what's up, mga kawalwal? So, muling nagbabalik Walwalero TV. At ngayong araw mismo, at mayroon na naman tayong bagong topic. So, ito tutorial para sa beginner. Pero bago yun, sabay-sabay muna nating isigaw. Intro! Pasok! Walwalero TV, Moto Travel Vlog. So, yun na nga mga kawalwal, no? Pagpasensyahan nyo na yung ingay ng aking makina, ng aking motor. Kasi, luma na talaga. Hindi pa tayo nakakapagpalit ngayon kasi may mga importanteng bagay pa tayong inuuna. Hindi ko pa rin siya napapagawa. Siguro, pagkatapos ng papagawa ko rin siya. So, let's go sa topic natin. Itong ano na to ay tutorial na to para sa mga beginner. So, sa mga first timer to na nagmumotor. So ang tanong ng iba, paano nga ba magparehistro ng motor? So paano magparehistro ng motor, no? Huwag ka nang magpapalakad. Alam mo, kawalwal, pag nagpalakad ka, mahal lang singil dyan. Mahal lang singil sa'yo. Halos doble. Tandaan mo yan kasi babayaran nila lahat yun. Lahat ng ano sa office, babayaran nila yun. Yung mga tao dun. So, pera-pera ang labanan pagka ano, pagkapalakan. So kung ikaw ay isang baguhan pa lang at gusto mong mag sariling sikap, ang una mong gagawin ay dalhin mo yung motor mo. Okay? Pagkatapos, pumunta ka sa pinakamalapit na LTO office. Pinakamalapit na LTO Satellite Office o LTO Branch. Yan, yung una mong gagawin, kawalwal, no? Then, next mong gagawin ay pagdating mo sa mismong LTO Office, di ka muna didiretso sa loob. No, kawalwal, hindi ka muna didiretso sa loob. Ang hahanapin mo muna pagdating mo doon ay yung smoke emission. So ngayon kasi, yung panahon ngayon, ang pagkakalam ko, ano yan, schedule, by schedule ngayon ang smoke emission. So pipila ka doon para magpa-schedule din. Pag nakuha mo na yung schedule mo, saka ka babalik. Same process pa rin. Hindi katulad nung normal na tuloy-tuloy. Ngayon kasi iniiwasan nila yung dami ng tao ang iniiwasan nila dyan. Kaya by schedule ang pagkuha ng smoke emission nga. So after magpa-smoke emission, ang susunod mong hanapin ay yung ating insurance. Yan. Insurance ang susunod mong hahanapin at babayaran mo rin. So sa insurance na yung magsusend ng ano nun, ng data mo, papunta kay LTO. So si LTO, na pag na-receive niya na yun, accepted ka na dun sa loob. So pagkatapos mo dyan, kawalwal, pagkatapos mo sa insurance, ibibigay na sa iyo ng smoke emission yung papel. May papel kang panghawakan.
galing sa smoke emission kasi in-stencil yan eh. O yung makina mo i-stencil yan, yung engine tsaka yung chassis number yan. In-stencil kasi yan, yung engine number at chassis number mo. So, pag hawak mo na yung papel, tapos ka na mag smoke emission, tapos ka na rin gumawa ng TPL, third party liability insurance, pupunta ka na ngayon sa mismong LTO, hahanapin mo yung inspector. Dahil yung inspector na yan, may pipirmahan yan dyan mismo sa papel mo na hawak. So, iaabot mo yung papel kay inspector ng LTO. Then, pagkatapos doon, pag hinanap sa'yo yung motor, dadalhin mo ngayon yung motor o papakita mo sa kanya doon sa parking area. Kasi, i-check niya yan. Pero may mga LTO sites na, ano, na hindi na nag-check. Kasi, doon pa lang sa picture, kita na kagad nila yun eh. Sa picture dyan sa may ano smoke emission. So yun na, pag nakuha na na pirmahan niya na yon, pumasok ka na sa loob sa may window, hanapin mo yung ako kasi sa Novaliches ako nagpaparehistro eh dito sa dulo ng regalado. So hanapin mo yung window 2, ang window 2 dun mo ipapasa yan. Doon mo ipapasa yung papel na hawak-hawak mo. Lahat yan, walang maiiwan sa kamay mo. Maliban na lang sa insurance. Insurance, tago mo na yan. Then, sunod yan, tuloy-tuloy na yan. Maghihintay ka lang sa upuan hanggang tawagin ang pangalan mo. Pag tinawag na yung pangalan mo, pumunta ka sa window at kung anong next step ay yun na yung ano mo. Next step niyan yung bayaran. Alas tatlong step, fourth step lang yan. Ang last step natin ay yung releasing. So pag na-release na yan, congrats sa'yo. May sticker yan o wala, rehistrado na yung motor mo. Pag walang sticker yan, kawalwal, lagi niyong tatandaan. May tatak yan ha, kawalwal. May tatak yan pag walang sticker. Yung mismong official receipt nyo, may tatak yan galing sa LTO na nakalagay. No sticker available. Gets? So, yun lang yung ano, yung basic tutorial para sa mga ano bagong nagpaparehistro pa lang ng mga motor nila at ayaw gumastos ng malaki sa palakad. So sa palakad kasi automatic, di ka na-attend eh. Kailangan mo lang ganoon. Pag may ganoon ka, ox ka, di ba? Walang imposible pag may ganoon. Kasi halos lahat ng bagay ngayon ay nadadaan na sa pera. Pera-pera ang labanan ngayon, kawalwal. Pero kung ikaw naman ay nagtitipid at wala masyadong budget, katamtaman lang. Ang expected lang naman yan, kung hindi naman expire yung motor mo, nasa 2,000 lang yan. Mataas lang ngayon 2,000, nasa 1,800 lang yan. Ganun lang yung parehistro. So, samantalang sa palakad, may 4,000, may 3,500. Ganun yung presyo nila. Kasi, marami silang maghahati dyan. Maraming taong pagdadaanan yung pera na yan. Kaya ganyang kalaki yan. Kaya nga palakad eh. Without appearance. Hindi ka napupunta ng LTO, wala kang kapagod-pagod. Ginagamit mo motor mo pero nire-rehistro ng iba, di ba?
Yun yung advantage. Pero kung ikaw naman ay walang budget, sapat lang, edi sundin mo lang yung mga step natin, no? Lagi mo lang tatandaan, walang masamang magtanong, kawalwal. Diyan din ako nagsimula. Gusto kong malaman lahat-lahat, kaya ang ginawa ko, inalam ko kung paano magparehistro. Ako mismo, pumunta ako sa LTO para malaman yan. So, matagal-tagal na rin na panahon yan. Pero taon-taon ako yung nagpaparehistro ng motor ko. Medyo mabigat sa bulsa yung palakan. Without appearance nga, pero kung may mahaba ka namang time, pwede ka naman mag-appearance, di ba? So maganda nga yan, marami kang matututunan eh. Di ba? Hindi ka naaasa sa iba. Madali lang yan. Lalo na pag normal, tatlong oras lang tapos ka na eh. Dalawa, ganun lang kabilis, kawalwal. Huwag kang manghinayang sa oras kung mahaba naman yung araw mo, di ba? Basta lagi mo natandaan yung mga step natin. Number one, LTO, office, okay? Pag nandun ka na, sunod mo nga hanapin. Number 2 ay yung ating smoke emission. Number 3, ang hahanapin mo ay ang magkakatabi lang yan, smoke emission, tsaka yung mga insurance. TPL lang, kawalwal, TPL. Sa motor, halos karamihan TPL lang. Third party liability lang. Nasa 500-600 lang yan. Then, sunod ay yung inspector sa LTO. Pupunta ka doon sa kanya. Ayan, kung hahanapin yung motor, ipa-check mo. Pero kung hindi, pipirmahan niya na lang yan diretso. Sunod, pasok ka sa window. Window 1, window 2, kung saan yung ano nila, pasahan ng papel. Then, maghintay ka ng sunod na tawag. Sunod na, na tawag niyan, window 5, 4, ganun lang yan eh. Yung ating payment. Magbabayad ka na. At ang pinakahuli dyan ay yung releasing. At congrats, rehistrado na. Nagawa mo nang iparehistro mag-isa ang iyong motor. So, taon-taon na yan. Ganun lang, no? At di na ako magtatagal, no? Hanggang dito na lang, mga kawalwal. Maraming salamat ulit sa pagsama sa araw na to. Ang inyong walwalerong laging nasa kalsada. Peace out. Out.